Sige, go. From the top ba tayo? Babalik ba tayo from the top? Ayun hindi. Nga kasi 'di ba yung na sort out na natin yung ano 'di ba yung kay Carlo tsaka yung sa nanay niya ganyan ganyan. Na sort out na natin yun. Hindi, you know what? Nagmarami kasi lively din yung discussion sa wall ko about this. No? Mm-hmm. Ang dami nang napasok na issue. Mm-hmm. Ang sinasabi, bakit ako one-sided? Bakit ako galit kay Chloe? Bakit hindi? Parang gusto ko siya. Parang kailangan ko rin malaman. Parang I think people are projecting their own issues in their lives in this ako kasi I'm coming from a place that I have gone through this kind of circus, no? And Diyos ko, mas malala pa nga dun sa nangyayari dyan between Chloe and between Carlos Yulo and mother, no? Diyos ko, Lord. Pero kaya ang sinasabi ko, no? Pwede you would like to express your feelings, you would like to do that, go ahead. Pero ang sinasabi ko sa'yo, marami nang ginawa yan. And then later on, na-realize na, ay puta, hindi na lang sana eh, ganito na lang sana yung ginawa ko, but pass is pass, no? So people who are advising you and commenting on this, maybe some of them have gone through the same situation. And then, they're advising, you know, commenting na, ay nako Carlos, darating ang araw pagsisisihan mo yan. Ang mas malala ngayon compared to us na mere mortals, although I had something like that with my mudra before, although hindi ko kaya pagpardago na lang ganyan sa nanay ko noon, no? In public, although some people wanted me to do that, no? Yung mga ginawa ni Thea sa nanay ko, yung mga ganyan. During the time nung ginagamit ng kakamping yung nanay ko sa akin, some people are advising, gawin natin sa nanay mo, ganyan, para maintindihan nila kung bakit gaganyan. Sabi ko sa kanila, that's my mother. Actually, I could have done that. No, yung ginagawa nilang ganito, ng ganyan-ganyan, para sagutin yung kakamping, but that's what they wanted me to do. You know, to turn that entire thing into circus. But the good thing is, you know, I have good friends around me. Actually, even now, no? My friends, lahat naman tayo, may mga issues sa magulang. Pag ako nagko-confide sa mga friends ko na, ay, naku si Mudra, ganyan, ganyan, ganyan. You know what? They would listen, just like any friend would do, and then they would just tell me, alam mo, sas nanay mo pa rin yan. Oh. And then that's it. That would shut everything up. But I have shared my feelings. You know, I have unloaded what I have, paano pala kung meron pala isang demonita akong kaibigan. Alam mo, gumawa ka ng video. Yung sinasabi ko kanina eh. Yung sinasabi ko kanina, sasabi ko, ako meron akong ex na, alam mo ka kung bakit ko siya binrake? Kasi nung time na yun yung time na medyo hindi kami magkasundo ng airpot ko, ganyan-ganyan. So naglalabas ako ng sama ng loob sa jowa ko na parang, ito yung nanay ko, tatay ko, ganyan-ganyan. Pagkatapos, syempre ikaw, naglalabas ka lang ng sama ng loob. Yung jowa ko, yung reaction niya, tinrush na yung parents ko. Ano ba naman yung wala namang kwenta yung mga magulang, yung mga ganun-ganun, parang, bakla! Masama ng loob ko sa magulang ko, pero I'm not giving you a right to disrespect them! Di ba? Ano yan? Bitrate ko talaga siya! Alam mo, merong ganyan, no? Like, for example, nasa Netherlands ako, meron ako yung Chinese, she's actually, she's Chinese, but pero sa Netherlands siya lumaki. Chloe, ha? Dun siya lumaki talaga, dun siya pinanganak. Pero Chinese yung parents niya. Dun sila. Tapos, before kasi earlier batch ko siya eh. Nung dumating na ako, sabi niya, sis, can I talk to you? Eh, kasi Asian ako. So, nag-unload siya ng tungkol sa parents niya. Ay, ako ganito, ganyan. Oo nga, alam mo naman ng mga mudra, no? Mga Asian mudra, ganyan talaga, ganyan. Alam mo, sabi niya sa akin, ay, ako finally. Sabi niya, finally, may nakausap din ako na nakaka-relate, ganyan. Kasi, pag ang kausap daw niya, yung mga foreigner, ganyan ang ginagawa katulad ng jowa mo. Ay, nako yung nanay mo, nako ganyan, ganito. Siya naman, wait lang.
Naglalabas na ako. Naglalabas na ako ng inakit. Oo. Hindi ito para, ano, i-disrespect mo yung parents ko or what. Oo. Or ano, ano. Oo. So, parang gano'n, ano, iniisip ko nga, no, itong paglabas niya ng video ni Carlos. Sino yung kinonsult niya dito kung gagawin niya dito? Si Chloe ba? O tatay niya? May tatay pa siya. And what tatay do you think? May tatay pa siya. Oh, parang hindi ata niya naintindihan, Sas, na lahat ng Pilipino ngayon ay nakatutok sa kanya. Yeah. At hindi lang yon, kasi you are a national hero. Oo. This would be a, you would set an example sa mga kabataan. How would, sige nga, like, honestly, yung mga parents na agree kay Carlos, how would you explain this to your children? Na tama lang yan, ginawa ni Carlos sa nanay niya. Sabihin yung ganyan. Kasi nauna naman yung boundaries nanay niya. Boundaries. Oh, ganyan. Tama lang ba yan? Honestly, teachers, how would you explain this to students? How would you explain this to your children? Mm-mm. Really? Actually, itong nangyayari ngayon, no, on social media, this requires extreme parental guidance. But true, Sas. But this is played out in the open, young children, and a lot of Gen Z saying, yeah, tama lang yan, mga toks, kaya magulang, kailangan lang ikatan. No. Actually, Sas, that's the reason dumadami yung clients ko. Ha? Actually, that's the reason dumadami yung clients ko sa life coaching and fixing broken families. That's basically the reason why dumadami yung clients ko. Why? It is because that their parents are kind of secluded to the idea that they have the full control of their kids. And at the same time, we have this generation thinking that they have the full right to go out of their parents, you know, restrictions and boundaries. Not realizing that they just really have to you know, increase the level of tolerance and coexist. Yeah, ako talaga, no, like, how are you going to, ako kinakausap nyo, yeah, pwede kayo makipagganyanan, but I am not there, I yung mga lalo sumasagot sa wall ko, no, and some of them are parents, ganyan, dude, I am not the person that you should be talking to right now. You should be talking to your children right now because they're watching this, they know what's going on. How are you guiding them about this? How would you explain it? Would you explain it in the way that you explain it to me? Na hindi, tama lang yan, na ginanyan yung nanay niya kasi nauna yung nanay niya. Really? That's what you're going to tell your, ano, yeah, your minor children. Your minor children, your 8-year-old. Remember, huh? Your children are watching this, and a lot of what children are learning right now on how to deal with their parents, they're learning it from social media. Yeah. Yes. Tsaka parang, ano, Sas, yung parang na-justify tuloy na porket may naabot ka na, you can just like, yung ginaganon mo lang yung mom mo and disown. Oo, yung parang ganun. Tapos, it doesn't mean that, oh, sige, siguro si Mommy Angelica may pagkukulat, or we do not know exactly what happened, but that doesn't give you the right. And diba? sabi nga ni Crisette, it doesn't mean that the mom was wrong, tama na yung girlfriend. Exactly. Ako talaga, you know, I don't care. Ako talaga, sinasabi ko, well, different generation. Yung mga nag-ano sa akin sa wall ko, eh bakit ka ba ganyan kay Chloe? Ako talaga parang, dude, again, which comment would you like your children to read? Mine, who are saying that you should respect your elders, o kayo na tama lang yung ginawa ni Chloe? Which wall would you rather your children read right now on how to interpret this? The wall of Chloe or my wall? Sige nga, like, you have, ano mo yung parang, the thing here is, there's no sense of proportion anymore, to be honest, na nangyayari. Now, given kay Chloe, again, who actually advised? Yulo, Carlos, to do that. Is it? Kasi imagine, no? Ako, I think it's Chloe's idea. Kasi before, you know, and the reason why I think that way is because during nung time na merong event pa si, di ba nakapasok sa tatlong final si Yulo? Mm-hmm. I think the first one yata, or the second one, yung nag-gold na si ano,
ano ang tawag dito, nag-post tong si Chloe na parang teka lang, may events pa si Carlo eh. Babalikan kita mamaya pagkatapos ito. Huwag kang, plus tinag niya yung nanay ni ano. Babalikan kita, huwag kang mag-delete ng comment at saka huwag kang mag-off ng comment section mo, ha? So, takot eh, nagagaganon si Chloe. Actually, marami pa. Meron pa, oh, bakit hindi ka na makasagot ngayon? May ganun-ganon. So, nakikipag-bardagulan talaga siya. Mm-hmm. Ngayon, ako kasi, no, I am speaking of what, kasi may mga pamangkin ako eh. Mm-hmm. Of what would I tell my nephew and niece if they ask me about this? Mm-hmm. Would I tell them na tama lang yung ginawa ni Carlos kasi nauna yung nanay niya, ganyan. Uh-huh. Saka tama lang yung girlfriend. Is that the kind of values that you want me to teach my nephews and nieces? To be honest. Really? Would I tell them na hindi, dapat intindihin niyo si Chloe, ganyan talaga. Saka si Carlos, ganyan talaga. Kasi nga, emotional, nasaktan, kaya nag-social media, ganyan. Really? That's what the kind of... No, that's all. If my nephew and niece ask me about this, that's yung sinusulat ko sa wall ko, ang sasabihin ko sa kanila. Because that's the kind of value that I would inculcate in them. At pag ginawa ni... You know, they might have a problem with their father, but I will not tolerate them to talk about their father on social media kahit gaano pa ka, kahit hindi ko pa gusto yung kuya ko. I will not allow that. Mm-hmm. I will not allow that kahit hindi ko gusto yung kuya ko, no? Hindi, it's not because I'm enabling my brother. It is because I would like to inculcate them, you know, a sense of discipline. You shut your mouth. If you would like to process something, you talk it directly to your father. Be a man. That's what a real man does. You know, a man fixes things. Mm-hmm. You know, parang may Gen Z, you know, may nagtanong sa akin, what the fuck is a real man is? Ganyan. Ang gagawin ng mga lalaki, mag-internalize ng trouble, hindi sila magsasalit, they will not talk about it. Parang, huh? Really? Is this what a real man does? Do you want a real man goes to social media and lambast the mother? Actually, passive aggressive nga yung video ni Carlos. Eh. Mm-hmm. You know, if you're going to think about it, no, na parang kasi pinaglaban ko si Chloe, pero kung genuine ka, salamat. My God. Hindi ko nga na siya pinanood kasi these are the things na ano naman talaga hindi dapat pinag-uusapan sa social media, and I don't want to get that habit of watching these. Pero since nangyari na, yung ano ko lang sana, no, na lahat naman sila dito mali. Yes. Reflection lang to ng isang dysfunctional or typical dysfunctional family. Ah. Ang problema lang talaga dito is parang hindi na pag-isipan ni Caloy na yung all eyes on him, and at the same time, Chloe, wag ka na sanang dumagdag. And wala siyang ano, Chloe hindi niya naiintindihan, hindi naiintindihan ni Chloe na wala siyang role dito. Hindi porket ikaw yung topic, ibig sabihin may karapatan ka ng magsalita. This is one of those very, very few circumstances, very, very few situation wherein kahit ikaw yung topic, ang may problema si Carlo at saka yung nanay niya. Ikaw ang problema, sila lang ang mag-uusap doon. Kahit ikaw yung topic. Hindi na lang sana pinalaki ni Caloy. Pwede naman sana niyang minessage lang yung mama niya. Pwede ba tayong mag-usap personalan? Ikaw, ako, then after nating dalawa mag-usap, tayo ni Itay and tayo lahat ni Chloe. Kasi magiging kasama si Chloe sa issue na yan eh. Hindi pwede. Kung yan dapat ang ginawa niya. Kasi Caloy is also very young eh. Hindi rin nag-iisip si Caloy eh. And did I get it right na... Did I get it right? Eh, hindi pa nakikita to si Chloe sa kanyang nanay niya in person. I believe. Oh. I believe. Hindi nakita na. Kaya siguro yung parang, di ba, yung my mother, I couldn't blame. Mm-hmm. Siguro, excuse pa siguro na magre-react ng ganyan si Caloy if his mom is totally abusive to him or yung parang, talaga. Pero I don't think so. During one of her interviews, makikita mo talaga na malungkot siya sa nangyayari. Yung nasasaktan siya. Hindi, alam mo to, kasi, again, men cannot handle quarreling women. Mm-hmm. Sino mga lalaki dito? Tama ako, mali. True sass. I think that dad has to intervene.
Exactly. Or a has to intervene. Or someone elder, no? A man cannot handle quarreling women. Dahil, pag may nagbabangay na isang babae pa nga lang na nabubunga nga, nagsha-shutdown na utak na lang. I mean, I need a breather ko mga ganun. I don't care about the Gen Z feminist generation. This is based on my experience. This is based on my experience with all the men. I studied in an all-boys school. Girl, if a girl started bunga, shut down yan, what more? Dalawang nagbubungangaan. Am I correct or not? Dito mga lalaking nakikinig sa akin dito. No? Ang sasabi lang niya, hindi talaga, they cannot handle it, no? It's just, you know, a totally different universe. Kaya feeling ko dito kay Kaloy, na pressure to eh. Na yung babae, agit na agit yung babae eh, di ba? Yung mga pinagagawa yun sa nanay, siguro na ko yung nanay mo ha. I'm pretty sure yan ang sinabi ni Kaloy, no? I'm pretty sure pag silang dalawa na lang, nag-aanuhan niya, pag silang si Carlos na lang at saka si Chloe ang nag-uusap talaga, oh, yung nanay mo ha. Grabe ha, nakakaanin yung nanay mo. Tapos, sinabihan pa ako in public na ganito ha. Oo, pagtanggol mo naman ako. May away yan na nangyaring ganyan. Ipagtanggol mo naman ako. Do you really think na itong si Carlos? I'm pretty sure si Carlos na, hayaan mo na lang, ganyan talaga yan. Ganyan naman mga lalaki, di ba? Di ba? Naku, hayaan mo na yung nanay ko, ganyan talaga yan. Ganyan sila, di ba? I'm pretty sure itong babae. Ay, nako, no? Ipagtanggol mo naman ako. Nako, yung nanay mo. Nako, sumiraan ako. Ginanyan ako. Ay, girl. I also don't think that Kaloy is, you know, emotionally mature enough to handle his mother and his girlfriend. Kasi ang dali niyang ma-penetrate eh. Oh, ngayon kasi, ano yan? Nag-usap yan behind the scenes. Kinuwento ni Chloe kung ano nangyayari. Alam mo ni Kaloy yung nangyayari. Nagsagutan nila sa social media. Eh, Kaloy is busy in the Olympics. Hmm. No? He was... I'm pretty sure meron niyang, yung Kaloy, your mother. Alam mo, mahal ng nanay mo. Sinabi ng nanay mo, red flag daw ako. Ano sabi ng nanay niya, red flag daw si Chloe. Di siya, oh, red flag ako. Red flag ako, my God. Para tuloy si ano, para tuloy si Lena sa Batang Kapa. Ricard. Alam mo, kami dito, no, kami ni Manang Neil, Joey, matatanda na kami, nadaanan na namin yung sa mga kabataan namin, mga ganyang edad, no, alam na namin yung mga ganyang pasikot-sikot ng buhay, ng mga drama-drama sa mga jowa na, mag-awal pa naman ako, magkatawa na kami. Diba? Tigilan nyo nga, kaya nga, you know, the problem with Gen Z is they are not honest. They are not honest that, one, there are clear differences with how men and women handle things. Mm-hmm. Diba? Kasi ang gusto nila, hindi, pareho lang yan. Kailangan mag, ganito, dapat, ganito, ganito. Ending yung mga lalaki na ako nilang babae. Alam mo yun? Ang salita ka! Sabihin mo yung problema mo! Kasi men should talk! Oh, the pussification of men nga da. Pussification? Yeah. Yung mga lalaki naman, they will be forced to invent things. Yeah, ganito talaga. Oo. Parang kung ano na lang yung magpapasa, isasabihin na lang nila kung ano yung gusto mong marinig. Magpapacify in both parties para, okay, ito yung sinasabi niya sa nanay niya, ito sinasabi niya sa girlfriend niya. Ay, siguro may pag-anon si ate girl na. Sabi yan, isang comment dito, ako or nanay mo, pumili ka. O, ganun-ganun. Girl, I have witnessed that in the woke generation, no, sa Netherlands. Kasi nga, you know, I love hanging out in alternative cultures, ganyan, yung mga underground. So, maraming ganyan, no? Yung mga lalaki, vegan, you know, woke, ganyan, feelings validation, etc. Alam mo, ending, yung mga babae, hindi nila maintindihan yung mga lalaki. Kasi yung mga lalaki, sabi niya, bakit sila ganyan? Ano naman sila? Validate ang feelings. They love talking about feelings. Eh, bakit nang bababae pa rin sila? Sabi ko, girl, here's something that I would have to tell you that you might not like because you're a feminist. Men will always tell a woman what it wants, what she wants to hear. True. Believe it or not. Sabi niya parang, huh? Ganyan? Yeah. Lalaki, sasabihin niya, validate feelings. Bakla yun ang gusto niya marinig. Just look at, sabi ko, just look, kasi may mga commune ko yun, just like, look at your commune.
sino dyan yung lalaking pinakamaraming nakakanto? Sabi ko, which guy who has fucked a lot of girls in that commune? Who? Yung pinaka-soft. Yung pinakamaraming binavalidate. Yung pinakamaraming kino-comfort. Yung pinakamaraming kino-comfort. Maraming kino-comfort who loves talking about feelings. Oh, ano na ngayon? Di ba yung ano ni Matt Rife? Yung kanyang skit? Yung kanyang stand-up? Yung sabi niya na, there is always a guy in a guy's life na nandyan, nakikinig, listening to the problems of the girl, at galit na galit ka ngayong jowa, no? Because game recognizes game, sabi ni Matt Rife. Kasi ngayon, yung babae, nagko-confide dun sa male best friend who is a good listener, but that guy secretly wants to fuck the girl. No, yun ang sabi niya. Ngayon, kung magka-problema ngayon kayong mag-jowa, sinong tatakbuhan ng babae? Yung male best friend. Yung male best friend. Wala na pro bono. When it comes to that. Wala, yung nakikinig-kinig. Ngayon yung babae, alam mo, nag-away ko yung jowa ko eh. Ganyan. Ngayon, yung lalaki naman, ah, talaga pa? Wait, oh, may mag-condom. Tell me about it. Ganyan. Yung babae naman, oh my, but, alam mo, dapat, bakit pa yung jowa ko hindi katulad mo? Ayan na, you give the guy an opening. Saan mauwi yan? Mga lalaki dito. Sa amin. Ibang opening. Ibang opening sa ano, like, let me go for my condom. Yung mga ganun. Na parang, dude, you cannot recreate bakla 100,000 years of existence sa mga babae at lalaki. Mm-hmm. Just because gusto mong maging woke, no? Mm-hmm. Beh, hindi ganun. Walang ganon. Uuwi at uuwi kayo. Like yun sa Netherlands, kayo sabi, ina-advise yung mga babae, you know what? The kind of man that you should look for? You should look for a man who knows how to be a man. Ganon ko. Kung ano, huwag ka maghahanap. Sabi ko, huwag ka maghahanap ng mga lalaki na, na ano, nakatulad ng girlfriend mo. Na makatulad mo ng mga female friends mo na makukumbayan, my lord, kayo dyan, magaganyan kayo. Be, that's what your female friends are for. No, your boyfriend is different. You want a boyfriend na kung ikaw ay magko-confide ka ng problema, he will fix it. Correct. Oh. Diba? Kaya nga kung ikaw, gusto ko ikaw, babae ka, gusto mo lang na may makikinig na sa'yo, kasi diba minsan tayo, diba ganyan na, gusto lang may makikinig sa atin na, huwag mo i-fix yung problema ko, gusto ko lang makinig ka. Makinig ka lang, nag-unload lang ako. Ang kakausapin mo, babae, dahil pag kumausap ka ng lalaki, ang utak niyan kagad, i-fix niya yan. Ano gagawin natin? So, ano nang, diba? Oo, ikaw naman, maiirita ka. Putay na, wag ka ba? Ano ba? Nag-vent out ako. Yeah, and women don't understand na we men don't like drama. Yeah, di ba, ang mga lalaki ayaw niya, gusto niya, parang ako nung nagko-confide ako sa father-in-law ko, no, kasi may problema kami ng jowa ko, eh siya lang mako-confidean ko na family member dun sa Netherlands. Ganyan lang yung father-in-law ko. Parang and? Uh-huh. Okay, Sas, what do you want me to do? Eh, ako naman parang, well, I want you to listen to no, Sas, Moses, what do you want me to do? Can you just talk to your son? Ganyan. So, kinausap niya yung anak niya. Ganyan. Chara-chara. Usap niya. Babalik yung jowa ko. Anong pinag-usapan niyo ng tatay mo? Ay, okay na. Ano ka pinag-usapan niyo? Okay na nga. Sabi niya, ganyan, okay na nga naman. Okay na, babe. Oh, ayan ha. Sa susunod, ganyan. Pero the dad just did it just to console me. And I know it, no? Na parang, okay, he did something. Kinausap niya yung anak. Kinausap naman niya talaga, ganyan. Pero sinabi na ng tatay niya sa kanya na, ay nako, kung may problema kayo, don't put it out somewhere else. Go to this. Talk directly to each other. That's it. As simple as that. Kaya nga itong inaano ko, sino nag-advise dito kay Yulu? He should have consulted his father, you know, in the first place. Because if there's any man in his mother's life who know to handle and know his mother, it is his father!
Mother, oo. Kasi parang mukhang ano, dysfunctional na rin talaga kasi yata itong family ni Kaloy. Well, the question there is, sino ang nakapantalon? Yun yung ano doon. Where's the truth? Ayun na nga, yun, no? Nagtako na na sila dyan. Ah, Diyos ko, may pumasok pa si Raymond Fortune. Sabi ko naman ako si Raymond. Idedemanda na lahat na ano, kumuha ng lawyer, di ba? Una, si Raymond Fortune. May Raymond Fortune pa, magpapapresscon pa yung nanay, may ganyan. Oh my, really? Again, Gen Z, you might hate me about this, but I don't care. This is a symptom of a family that doesn't have a strong male figure. Yeah, yeah. True. Mm-hmm. And doesn't have strong communication between each other. Yes. So sabi ni Damian, yung men does not like drama. I really learned it the hard way kasi yung husband ko, ganun talaga. Like, pag nag-vent out ako, yung, di ba tayo mga babae, yung when it started, how we felt, when it started, tapos papunta pa tayo dun sa exciting part, naaanoy na siya yung parang, okay, so ano ba talaga yung gusto mo mangyari ngayon? And sometimes I feel like parang in-invalidate yung feelings ko. Pero totoo pala yun, na men really are, nagsosolve kayo. Like, yun talaga yung innate na, oh, sige, ito yung next natin gawin. Communicate with me. Oh, ano yan, Manang? Kagaya lang yan ng ano, ng partner ko before. Tinatanong ko muna siya kung mag-vent out siya. Like, do you want me just to listen to it? Kasi if that's the case, record it and I'll listen to it. Oh my God. Yeah, yun talaga kasi you can stop me. You can stop me from reacting and finding solutions to it. And that would be my immediate reaction. Tapos kung ayaw mo ng ano, i-record mo na lang tapos pakinggan ko. Pero kung gusto mo din, sabay natin pag-usapan. Actually, yung naririnig nyo lang is yung, okay, ito yung feeling mo. Actually, hindi nyo naririnig kung ano yung feeling ng babae. Naririnig nyo, ito yung gusto mong mangyari. Ano si siguro? Mm-hmm. Oo, yung result agad. Basically, ang naririnig namin, may problema ka, and ano yung gusto namin gawin? Ano yung gusto natin gawin dyan? Kasi automatic sa lalaki. Problem, solution. Men's brains are very simple. Problem, solution, sex. Sleep, silent, eat. That's it. You know, hindi yan na, walang pag may ganyan, And for us women, we need to really vent out and yung ating emotion. There's always an emotion involved. Yeah, how we felt. That's the thing. You should really know how to communicate your emotion well to your partner. Yes. You know, hindi yung drama. Beb, may ano ako sa nanay ko, Beb. Beb, alam mo, Beb, tapos mag-shift ka ng ibang topic, tapos nandun pa kami sa high ng ano, ng problema mo sa isang tao. Hindi pwede yun. I have learned years of experience na on how to vent well. Ang ano ko na kagad, pag may kinakausap ako when I'm venting well, I'm always gonna say, okay, just I'm gonna say something and then just tell me what did I miss. Tapos ikukwento ko yung buong story ganito, ganyan. Kasi na parang, kasi sawa na ako dun sa ano, validation. Oh, and ano, parang gusto namin kasi sa asin. Ay, lang, ako nakakoordinan ako dun. Straight up, like, yung parang straight up, if you want sex, tell me you want sex. Yeah. Ayoko kasi ng validation. Ayoko makikipag-usap ako. Sabi na, oh, ma, sama talaga yung nanay mo. Ay, naku, talaga, tama ka dyan. Ayoko ng ganon. Na, alam mo, your feelings are valid. Ganyan. Parang nasawa na ako. Kasi, I just became worse, no? I just became worse na mga ganyan. Kasi, it will just bring out the worst in you. Kaya ako, na parang, nakikita ko yun kasi you have to observe yourself, no? Kaya ako, pag gusto ko mag-vent, yun na lang, I'm still venting, but may participation yung isa na hindi lang nakikinig na parang sabihin ko, Beth, what do you think? Where did I go wrong? Ganito nangyari. Oh, that's so hurt, pero ang mali, what did I do wrong here? Ganyan. Tell me honestly, ginaganyo ko, na, tell me, and natutunan ko yan sa iba kong friends din, no? Na ganyan sila na, sas, tell me honestly, ha? Huwag walang etos, where did I go wrong? Parang, I think I'm lucky na may marami akong ganyang friends na, you know, na kasi your circle of friends would influence you, no, on how you handle things. Good thing din, Sas, na mention mo yung influence.
I think that's the reason why din kasi na maraming relationship na nagfi-fail because they're getting their perspective of relationship from their friends who also has a failing relationship. Yung nag-a-advise na mismo. Ayun na nga, no? Kaya nga parang... The blind leading the blind, something like that. Oo, na parang, wala bang coach si Yulo na nandoon na it's perhaps the more disciplined male authority figure in his life right now. He could have talked to medyong nanay ko, ganito, what do you think I should do? And I'm pretty sure, no, if it's a mature man, who knows his bearings, he would have advised differently na, Carlos, you just want to be gold medals. You have no time for drama. Focus on this. Go home. Talk to your mother privately. Uh-huh. Fix it. Had he retained had he retained the Japanese coach, it would have been that Japanese coach would have been the source of guidance. The problem is, isa kasi sa nagka-problema yan si Yulo sa Japanese coach niya kasi nga yung Japanese coach may problem doon sa having hindi ko alam yung story kasi dinideny nila may problem din doon sa girl. Pero dinideny ni Carlos na may problema yung coach niya doon kay Chloe. But anyway, nagkaroon ng fallout si Carlos at saka yung Japanese coach, naghiwalay. I think it added dun sa sense of entitlement ng babae na parang love na love ako nito. Tinabla na ang coach, tinabla pa ang nanay just for my peck. Diba? I don't like a guy giving up his career for me because I know for a fact that a guy's life is his career. That's it's his work. Mm-hmm. It's work, and that mm-hmm. that actually brings out, you know, the masculinity in him. And in return, I would be happy because I would be treated like, you know, in the most by a very masculine, you know, strong guy. Mm-hmm. Drift waste tapos sila as per sa mga boss dahil he keeps missing trainings. Who keeps missing trainings? Kaloy. Or if nagmi-miss ng training si Kaloy, what's keeping him away from the training? Yeah. Si Kaloy nagsasama sa apartment niya So yung girlfriend nga. So may ano din. Sex. May participation din yung occupy girlfriend. It's sex. It's power. Yung vid, sabi ko ngayon, yung video nung yung video ni Kaloy at saka ni Chloe na it is so disrespectful kasi kumbaga parang nirarub off talaga ni Chloe dun sa nanay na tingnan nyo, ang tawag dito, alam mo yung kulang na lang sabihin nila sa buong mundo na nagtotorjakan kami gabi-gabi. Galing sila, or galing PDA. Sila torjakan. Pakagat-kagat pa siya. Oo. Parang, yes, Kaloy, we get it. Diba? Masama loob mo sa nanay mo, pero pwede ba, ikaw na lang dun sa camera, wag na si Chloe, kasi ikaw naman yung may problema sa nanay mo. Hindi nyo na kailangan sabihing dalawa sa amin na nagtotorjakan kayo gabi-gabi. Ano, bae? Masyadong PDA. It's just so sad na in the few coming days na lalaki pa to kasi may press con, and at the same time, wala man lang, sasakto si Sas din eh. Wala man lang talaga nakapag-advise na, Kaloy, wag ka na lang talagang mag-respond kasi mapipilitan yung nanay mo. Hindi pa talaga, kaya nasabi ko talaga na he is not emotionally mature enough to handle this kind of things. Kasi kung ganyan yung pag-iisip niya, that's the reason why he's getting the quality of Chloe. Pero ang ano nito, pero at the end of the day, tayong mga nanonood, aminin natin, pagkakakitaan din nila itong pagkamilya sa dulo dahil pag nag-reconcile sila, panibagong brand endorsement na naman yan. Ibang brand endorsement na naman yan kasi it's a huge issue, no? Na magkakaroon niya ng, ay nako, ito naman si Raymond Fortune, Diyos ko, dahil yan talagang in-advise mo sa nanay, magpa-presscon ka. Well, he's a lawyer. Lawyering and, you know. And ang ano din nun, saan mo nakakuha ng pera yung nanay ni? Mm-hmm. Doon sa cash sa bank account ni Kaloy. Account ni Kaloy. Doon sa cash fund. Full circle mo lang.
Ito, mother, ano pangalan ng nanay ni Kaloy? Angelica. Mother Angelica, hindi murang lawyer si Fortune. So in a way, nakikita rin namin na maybe hindi mo rin alam, no? Parang you don't really have also a sense of ano, of maturity in managing the situation. Dahil bakla mahal si Fortune. Nag-hire ka ng lawyer, pinambayad mo, pero mahirap kayo. Bakla, it doesn't make any sense. You know, na parang kaya nga, parang, ano to, drama ba to? Nagdadrama ba tong pamilyang ito? Mm-hmm. Tapos may, akong bottom line dito, no, you are setting a bad example. Kayong pamilya kayo. Not just Kaloy, even the mother, yeah. And, you know, it's to the entire Filipino people. And parang they don't realize na at this stage, Kaloy is and his family would be like the epitome of the Filipino family. Yeah. Kasi national reality. Yan yung worry ko talaga dyan, Sas, na you are becoming, or your family is now becoming the specific brand sa kasi napapanood to globally na issue na to eh, na parang nagiging representation kayo ng typical Filipino family, and at the same time na ang katakot-takot, ang takot ko lang talaga is huwag naman sana kayong umabot kay Tulfo. ang ano niya, no, parang sawang-sawa na, parang yung mga Pilipino sawang-sawa na family feud being dished out in public. Like, for example, kay Chris. Barreto. Barreto family nagpupugan pa. Ano, pinikap na ng Forbes yung away nila. Yeah, it's going to reflect bad on all of them. Kaya nga parang wala bang PR si Carlos? Wala ba siyang at this stage in his career? At a national hero, wala ba siyang PR or wala man lang ba siyang ano wala, actually dapat nga yung girlfriend na nag-a-advise eh. Carlos, I think we should ask advice first from somebody else, or yung nanay ni ano, yung pamilya ni Chloe, eh, close naman pala diyan si Carlos, why don't he ask them, hindi ba, dun sa tatay, lalo na dun sa tatay, eh, kasi nga this is just this is just ridiculous. Sabi, huwag pagpiestahan. Eh, putang ina ninyo. yung nakikita ko ng ano dito is yung mga tagline sa international is Filipino gymnast wins gold despite despite family difficulties. Yes. Tapos yung mga ano na dun, blah, 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 blah. In a recent post, blah, blah. Hindi, ang ano talaga nito is really, this requires extreme parental guidance. Dude, if you're a parent right now watching this, think about how you're going to explain this to your children. What are you gonna say? Because this would affect your family, no? Kasi ito pala eh, pwede pala to eh. Tapos makikita pa yung comment mo na naghuhura-hura ka dyan. Tapos you have young children who's going to read your ano? Eh, pag ginawa nila yan, dahil babalikan kayo ng mga anak niya, sabihin nyo, eh si ano nga, si Kaloy nga, si Carlos nga, okay lang sa inyong ginawa yun sa nanay niya, eh bakit hindi ko to gagawin sa inyo? True. Diba? Like I think they don't realize the gravity. Like, for example, yung grabe yung influence ni Vice Ganda on how to yung magsalita ng pabalang, na even sa parents ginagawa na ng mga bata. Yeah. Yung ganoon, 'di ba? Kasi ano ako eh, yung may nakausap ako na principal somewhere else, nagkukwentuhan kami, sabi niya na ay nako, yung mga bata ng iba nang sumagot-sagot, parang Vice Ganda. Parang yung nakikita na nila yung namimimic na nila yung napapanood nila. Eh, lalo na to si Kaloy, because Kaloy is the greatest Filipino athlete of all time. I see, ano raw, may PR daw si Kaloy. Si Panet sa Gilon daw ang PR. Parang tanga. Oh my God, may PR pa si Kaloy niyang lagay na yan? Just how much is he paying? Ayun na lang, Sas. Tag 1 gram na lang tayo sa gold medal ni Kaloy. Halika, nasagutan si Direk Daryl tsaka si Chloe, ha? Chloe. Nag-iagulan si Chloe sa lahat. Oo. Ay, nako, Chloe. Makinig ka sa amin. Hindi, alam mo si Chloe, you know,
alam mo yung sinabi si Coach, ano eh, si Coach, ano ang pangalan ni Coach? Coach Franco. Franco, oo. Na term. Mm-mm. Pinatinlo ko, ano ibig sabihin niyan? Eh, first time ko kasi narinig. Eh, sa mga lalaki, alam nila yun eh. Hindi naman alam dahil, hindi naman ako mahilig doon. FPS, sabi niya, ay nako, may FPS to si Caloy, si Carlos. Uh-oh. Sabi ko, Coach, ano ibig sabihin ng FPS? Sabi niya, first pussy syndrome. Yeah. Oh. Ah, okay. Ah, okay. Nagiginisip ko yung mga lalaki. Totoo ba yung thing niya? Yep. Which, okay. First pussy syndrome. Sabi ni Coach Franco. So sabi, ay, hindi ko alam. Sabi ko, in fairness. This is, ano, no? This is locker talk, no? Yung FPS, yung first pussy syndrome. Na, dude, you have a first pussy syndrome. So, sabi ni Nene Ayag Hoysas. Excuse me, binuvocalize ko lang ang sinabi ni Coach Franco, no? Coach, this is locker talk ng mga lalaki, yung FPS. And alam nila yan. So ngayon, nakikita nila yung FPS na yung mga Gen Z woke generation na lalaki, they won't admit it kasi nga kailangan nila ng validation ng feelings. kailangan nilang sabihan si Carlos na, Carlos, your feelings are valid. Sas, mas bagay magganyan ka pag yung naka-sleeveless ka. Yung parang kitang-kita yung collarbones mo, tapos magaganyan ka. Diba? Ang lala ni ano? Ang lala ni... May bago? Hindi, ano pala siya talaga? Yung, ayan o, at her old dinosaur age. Ayan, may mga parinig-parinig talaga siya. Tapos pag kinupal pabalik, auto leave GC. Si Mima ko sa kanya talaga yung patama. Tapos tahol yung kahol sa wall niya, pero pag dinirekta, walang masabi. Joke yarn, Auntie Fiona. Oo. Ako talaga, no, parang, I don't care about your Gen Z, no. I'm thinking about the kind of values that I will be teaching my nephews and niece when they started asking me things. I will, 100% sure, I will not teach your whatever validation of feelings, etc., etc., etc. No, na mga ganyang, let's affirm, validate, process. You're a man, but you can talk about your feelings openly to the world. Yeah, but that's quite unnatural for men. Like even my son, almost 20, hindi rin talaga sila ganun. Hindi nga nakipilitan. Sasabihin lang niya, it's fine. No, it's not fine. No, it's fine. Parang tibang, mahala ka nga dyan sa buhay mo. Mahala, ano na nga lang. Oh, yun ang inaano ko, no? The more that you, yun ang aking observation, no? Dun sa alternative community that I've been in the Netherlands. So talagang, yun talagang the softest man, yung Gen Z man, they're the ones who have a lot of fuck. Kasi nga, ano sila, syempre, nai-enjoy sila ng babae kasi nga, oh my God, she's such a good listener. He takes care of feelings. And din yung mga babae nag-aaway kasi nga, Eh, akin yan eh. Something special sila nung isa, tapos ikaw rin, ginaganon ka rin. Oo, ganun-ganun yan. Parang yung ano, Tas, yung friend namin na dinis-o namin. Baka? Kasi siya talaga yung pinaka-soft. And from the get-go, alam ko talaga na may hidden intention tong taong to. Bago siya pumasok sa circle namin. Tapos yung nagka-problema na yung mga... Bad shot na siya, Damien. Oo, kasi ang una is na parang hindi naman siya na-link, pero parati ko siyang nakikita nagko-comfort doon sa isang friend ko, sa na jowa ng circle ko. And at the same time, dumapo na naman siya doon sa isang babae. And at, hanggang okay. nagkagulo silang lahat. And at the same time, yun, umexit ako kasi wala naman akong business dyan eh. Drama niyo. Yeah. Wala naman akong business dyan eh, drama nyo. Ano, then nalaman ko na lang since yung half of the group is parang ang gulo talaga nila, nag-leave ako, bumalik lang ako nung humupa na, yun, pero bugbog sarado na yung isa, yung song. Yeah. Oo, kasi talaga, ganyan yan. So itong si Chloe, na ang dami niyang hanash, ang dami niyang ganyan, tinawag pa niyang old dinosaur, ganyan. Girl. Okay. Sabi nga nung trans dito sa China, no? Kaya, kasi very conservative siya eh. Sabi niya, kasi meron siyang dating show. Ang dating show niya, kakaiba, na hindi bagets ng mga Westerners. Ang dating show na, nandyan yung mga magulang. Nandyan yung mga magulang ng mga nagdi-date. Na sabi niya, bakit ganyan? Parang this is so unconventional. Sabi niya, ay nako, here's something about marriage, no? Sabi niya ganyan. In the first few years, kayong dalawa lang yan.
pag tumatagal yan, it will become a family affair. Sabi niyang ganyan. It will become an inter-family affair. Your families will be in a relationship with each other. Kaya kung hindi ka magkakasundo yung pamilya ninyong ganyan, ay die, you will have an unhappy marriage in the long run. Yan ang sinabi niya. So itong kay Chloe na, nako, old dinosaur, pag kinupal, magiging ganyan. Nako, huwag kang magbablock, ganyan, ganyan. So, todo. Be. I'm telling you this. How a man treats his mother, you will experience it. Not now, dahil maligaya pa kayo sa kantutan, but when push comes to shove, that fades away. When push comes to shove, maririnig mo to kay Carlos, you are just like my mother. Right. Hmm. Right. Hindi pa yan na ano eh, hindi pa yan napaprocess ngayon ni Chloe at wala pa siya sa state na pwede siyang magsabi ng ganyan kasi ano pa nga, hindi pa nga siya emotionally matured. Honeymoon period pa nga eh. Oo, oh, oh, andun pa siya sa ano. Kantutan period ito eh. Yes. Euphoria, fame, money and all that. Oo, kantutan period pa to girl. Kaya wala, hindi pa iniisip ang, dahil Diyos ko, yung age na yan, Diyos ko parang, eto naman, kayo naman dito mga nanonood, no? Lahat tayo dumaan dyan sa age na yan. Diyos ko, day, from morning till night, kahit saan kayo mabutan, ganyan. Huwag na tayo mag-plasnikan, di ba? Physically fit yung tao. Di ba? Pagnatikman daw ni Carlos yung BPS, makakalimutan daw niya yung FPS. BPS. Di ba? Maano pa? Kasi ngayon kasi si Chloe tinitolerate niya yung boyish side ni Chloe, ni Carlos. Hindi pa mature kasi. Oo, kasi ganyan naman talaga. Tinitolerate pa niya yan. Let's have fun. Let's have do this. Ganyan. Eh mukha naman kasi ano, yung babae mukhang palaban sa ano eh, sa gimikan, sa landian, ganyan. Di ba mukha siya, ganyan ng kanyang aura. Mm-hmm. Pero nga, darating siya. And that's how he met Chloe nga. Ay, sa talaga? I suppose, di ba? I suppose kung ganyan ka klaseng tao. Hindi yata sila na gano'n, nag-meet. Saan? Ano, nag-PM-PM lang. Sa OF? Kalandian, yeah. Diba? Mm-hmm. So, oh. Diba fan si Chloe? Parang fan si Chloe ni Chloe. Oo, oh, and then tapos nag-PM. Nag-PM na, I'm a fan. Blah, blah, blah. Ay! Ha? Ganyan na pala dapat niya. Groupie. Girl. Ay. That's a groupie syndrome. I'm a fan. Girl, Chloe, ask football players. Mm-hmm. Ask rockstar bands. Yeah, ask rockstar bands. Mm-hmm. Who have fallen for a groupie. Groupies are very possessive. Mm-hmm. Groupies are very possessive, girl. Kaya ngayon, di ba yung may mga ano, football wives, yung mga ganyan. Mm-hmm. Mga nag-uumpisa ng groupie, talaga sila talaga yung possessive kasi kailangan, ano yun, trophy yan eh. Trophy ka eh. Mm-hmm. Yan ang hindi na ano ni Chloe, no? Chloe, you're the trophy in the relationship. Oo. Diba? So in short, putacheng ba si ate, Acheng? Wala akong sinasabing putacheng si Acheng. Ang sinasabi ko lang, is fan siya ni Carlos, I suppose, groupie. At, syempre, hindi natin masisisi si Carlos. Athlete yan. Ang athlete, malilibog yan. Mm-hmm. Kasi nga, peak sila kasi ng... fit eh. Sobrang fit eh. Nasa peak sila ng physicality. Kaya ang Olympics, maraming kantutan dyan. Kaya nga maraming condom dyan sa Olympics eh. In every Olympics. Ha? Ano nila? Yung testosterone levels nila are through the roof. Mataas. Pati yung mga babae, talagang tas punong-puno ka ng energy, ganyan. Ang ano nga lang dyan talaga is, ayun na nga, na you will look back at this moment and I hope that you realize that, you know, maybe it would come early, maybe it would come later, but you will do it. You would realize it. At ito namang si Chloe, girl, I think you just ruined a national treasure. Mm-mm. Yun yun eh, na nandun, kailangan nandun. Yeah. And she will be remembered for it, is that? You will be remembered for it. And Chloe, pakasalan muna. Ano kailangan, mapilit mong pakasalan yan. Dahil pag hindi ka pinakasalan yan,
Chloe. True. Gano'n na ba sila katagal? Gano'n na ba sila katagal? Four years na daw sila. I thought 15 pa si, 15 pa lang si Kalo sila na. Huh? That's what I'm getting. Hindi, that's 4 years lang eh. 4 years lang. Baka 15 magkakilala sila. Hindi, kasi sa interview niya dun sa isang radio station na nasa Facebook na napanood ko is 15 pa lang sabi ng mother, 15 pa lang doon. Tapos yung pet niya doon, ganyan-ganyan. So sabi ko, ala ba? Tama naman yung nanay. Oo, kasi underage. Yun ang pagkakaintindi ko. Sabi niya, 15 years old pa lang. Sabi ko, matagal na pala sila. So parang ang bata pa niya naman noon. Eh, girl, bata, ilan taon na ba si Carlos? 24. So kung 5 years, edi 19? 9 years na sila. Hindi naman siguro, 9 years. Hindi, 4 years nga lang, 4 years pa lang sila. 4 years yung ano nila, anniversary kinemerlo nila oh, eh. So, oh, okay, then or I don't know what the mom is. Maybe I misunderstood the mom. Okay. So 20 years, hindi, so ilan taon na ba yung babae? At 22 lang yung girl, so 22 minus 4. 18. So siguro, baka siguro sabi nung ni Mami Angelica na parang 14, 15 years old, nagpo-post na ng ganun, tama ba? Baka, kasi yung mga content nga nung babae, ang tawag dito, super daring, ganun. Teka, hanapin ko nga yung ano. Tingnan mo yung history. Tingnan mo yung history nung... Ano ba yan? Kasi nakatuwad-tuwad pa na ganyan, ano ba? Tingnan mo yung history, Bebe. Tingnan mo yung history nung photos. Baka meron mas clear pa. Makakita tayo ng, photos. Always photos. Pinakadulo. Punta tayo sa pinakadulo. May pagkaanan na talaga siya. Fubadera. Okay, ano? Taro. Last year lang yan. Last year. Hindi, kasi only fans, siya? Yung, tawag dito, aura. Ay, ayan nga. Ano ba yan? Yung mga lalaki dito, seryoso, pag dinala niyo yung sa nanay niyo, ano sasabihin ng nanay niyo? Anak ng Targaryen. yung mga nanay na kampi kay Chloe, seriously, pag dinala yan ng anak na lalaki sa inyo, nasabihin nyo, ganyan yung nakikita nyo photos. I'm not yet a mom, but I have like a teenager na pamangkin, and if ganito, yung ipapakita or ipapakilala sa amin. 2018 yung first profile pic. So ilang taon siya niyan? Ako, may anak ako na magtutwenty. Lalaki. Pag ito ang katulad, bawa nagdala, ito yung girlfriend, I will be like, okay, kailangan kong kausapin ng masinsinan. Sige, so tingnan mo yung 2020 na picture. 2020. She looks pretty naman, no? Hindi, bakit ganyan siya noon? Na very, very, very virginal. Very virginal siya yan. 2019. Ay, dito na siya nag-start. June to the wild. Hindi, 2020 kasi sila ang four years anniversary, 2020. Miss so, Joey, wala siya Instagram? Kasi I think more people would post more sa Instagram. Feeling ko lang. Wala akong Instagram. Pero, okay pa to eh. Very, very wholesome pa. Very, 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 very a girl that you will take home to mom. Diba? Yeah. Ganun pa, na very ganun pa. Sino to? Mother or brother? Ayan, yeah. Very, very wholesome, very, very family-oriented. Normal na teenager, ganun. Normal na teenager, etc. Diba? Ano pa ba? And then, tingnan natin yung progression niya. Ayan, okay. Ito na, January 1. Forward. Sige pa. Ayan na, malapit na tayo. Ayan na, nagkaroon na ng contact lens. grabe kayo sa naka-contact lens. Nagka-contact lens na. Nakupatay tayo dyan. Ay, alam mo, wholesome pa siya dyan. Wholesome. Nakisip pa siya sa tawag. Oh. Sino dyan, Sassy, yung poon? Ayan na. Ay, medyo may opening. Oo, opening na. Ayan na. Ayan na. Nag-image na.
di ba? Ay, ano na siya, may pabugso-bugso na siya dyan. Pabugso-bugsong lagay ng panahon. Ayan na, oh. Ayan na. So, sige, go. I think hindi pa siguro sila dito. Kailan bang anniversary nila? Yan ang hindi ko alam. Hindi, ito kasi medyo virginal pa. Siguro one time lang yung picture na yon. Okay, okay. Parang ito, ay, medyo, oh. Ayun, nalaban na siya dito. May 2020. Ayun, nalaban na. Para teleserye na tayo dito ngayon. May magdedirect. hindi okay, okay pa. Na sexy siya, doon na rin siya nag-start na ano eh, na mapansin. Hindi, ito kasi okay-okay pa to na parang okay ka pa dyan. Ayan, tingnan natin yung IG niya na parang very ano pa, very okay, medyo nagpapasexing teenager pero pabugso-bugso lang. Uh-oh. May mga hesitations pa. Bakit yung naging jowa ka ni Kaloy? Bakit ka naging upadel? Pwede mirror pa siya dyan eh. Dito, classy. Ito yung girl, it's still classy. Na parang, oh, yan daw. Oh, yan daw. Welcome. Ayan na. Ito na, blonde na siya. Naging tanka. Okay pa rin naman eh. Parang ano pa nga eh. Parang... Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Si Carlo. Ayan. Siya yan? Si Carlo ba yan? No, si Carlo na to. At 2020. Okay. No. And ayan, tuloy-tuloy na. September 2020, oh, ayan. Ayan, may mga ganyan-ganyan. Ayan na! It really hurts! Baka naman kasi yan ang type ni Guy. That's why. FPS, kung FPS, so... First girlfriend ba? First girlfriend? Mukhang eh. Parang. Sige, tuloy-tuloy. Sige, tuloy. Ayan. Ayan well, na. Ayan na tayo na ngayon. Napaka-princess niya, oh. Hindi, parang, ano pa kasi, girl, ano mo na nga lang, yung full na picture para makikita natin yung progression. Alam mo natin yung nag-umpisa ang ano. Oh, girl, paano kang napunta na... Nag-dimil-dimil ka, nung nagka-jowa ka, bigla ka naging kubadera, parang baliktad. Di ba? Parang baliktad. Parang may mga nakikita akong kubadera, nung nagka-jowa, girl, tignan nagiging demure kasi yung jowa na... Ayaw. Ayan no, pababa pa. Ayan no, parang... Ayan, ito na. Pero kasi ganito, kasi pag-age, syempre si Carlo, parang... He feels like happy kasi nga ano yan eh, bragging rights eh. Okay, tama, yeah. Ang sexy girlfriend ko, ang ganda na ako, ang ganda ng head. And sa kay girl naman is, dapat gawin ko to para di niya ako iwan. Kasi malayo na si guy. Pag ganyang age. Uh-huh. Pag ganyang aminin age. Aminin natin na ganyang-ganyan din. Oh, mga rebellious moments na, mapapit-pit na mga... Di ba? Girl, pag yan nakita ng... Sige nga, sabihin mo ma, ito girlfriend ko. Wala ba siyang damit? Ayun nga, kaya nga na-judge nung nanay. Na-judge nung nanay na ano, ba't ganyan ang suot? I really don't blame. You really can't. Sige nga. Sige nga. Like, seriously. Sabihin niyo sa nanay niya, ma, ito girlfriend ko, ito ang pinapost sa Facebook. Baka anong isipin ng nanay? Like, Puta, anak ng Targaryen. Ano yung tawag dito? Yung kasing, di ba, parang na-judge na daw si Chloe, ganyan-ganyan. Parang, hindi na siguro naiintindihan ni Carlos na box ang role talaga ng mga nanay maging judgmental sa mga kaibigan sa jowa mo. Di ba? Ang role talaga yung maging judgmental sa mga taong nakakahalubilo mo. Ay, wag Joey. Yan. Ay, hindi yan okay. Joey, sabi nga ng nanay, sabi nga ng mga Gen Z sa kanong ibang nasa euphoria pa ng national heroism ni Carlo. Bakit naman kasi dapat naging accepting yung nanay? Dapat tinanggap lang. Embrace. Dapat naging manikahan na sa kanyang anak kasi nagiging inspiration niya.
I don't think that they're trying to defend Kaloy naman sa us. They're trying to justify their own actions. You know, girl. Parang be. Girl. Ayan, kunwari, syempre, di ba? Tapos, ano, you know, may magko-comments pa dyan ng mga boys, na, di ba? Yung parang mag- oh, Kaloy, iwan mo ako. Ito yung mawawala sa'yo. Bak, ganon. Hindi, yung ano, si CPRD, di ba si Ellen Adarna saka si Bigong? Ay, si Basen, nagkaroon ng fling-fling. Diba? Tapos nung pumunta kami sa Malacanang, no? Kasi diba nawawala, nagkaroon ng eksena na hinahanap ni Bigong si Baste. Mm-hmm. Kung nasa tayo na hinahanap niya ang national television. Oo, oh, hinahanap niya ang national television. Tapos pinag-usapan namin yun, nila PRRD. Tapos sabi niya, ewan ko kung nandun sa ano niya na, ano ba yan, pahubad-hubad dun sa Instagram, papakita-kita ng panty. Sabi niya ganyan, may anak siya ganyan na, bakit ito yung... Uh-oh. Parang... Parang si Ellen parang ano yun talaga pagka nag ano, di ba nakila si Ellen kaya type na type siya ng mga lalaki no? Kasi pag nag-workout siya yung bra niya yung hindi cover yung may underboob. Oo. Kasi hubad talaga din siya sa ano like kahit nung mga pictorial nilang na silhouette pero makikita mo talaga yung figure. Super hot talaga ng mga ano niya. Hindi alam mo parang napaplastikat kasi ako eh sa mga nag-pro Chloe ganyan. Alam mo ang mga lalaki binabox niya na ang mga babae, no? This one, I will bring to mama. This one, wife material. This one, ano to, pang-brag ko to sa mga barkada kong lalaki. Lalo na yung mga ganyang edad. Mm-hmm. Ang hinahanap niya, maiba-brag din sa mga barkada ng lalaki na, oh, ang laki ng puwet, ang laki ng suso, na, wow, Carlos, ang laki ng suso ng jowa mo, ang laki ng puwet. And, nababalidate sila yung pagkakalaki na that aminin nyo man o hindi, si Carlos ay 4'11". And it is a known fact, men who are short have huge insecurities. Mm-hmm. And height can be directly proportional to... to dick. Joey, totoo ba yung video yung sinend mo sa akin? I mean, nag-confirm eh, sabi to. Ang ano ni... may pinakitaan ako. Sabi ko, totoo ba to? Siya ba talaga to? Sabi niya, oo siya yan. Actually, lumabas na yan parang few years back pa. Ganon. Eh, kung ito pala yung video, eh, naiintindihan ko na, no? Meron kang ano. Kasi ano yan, Nina, parang... Duty Free Philippines, ano? Oo, Duty Free Philippines. Hello, Philippines, mabuhay. Hindi ba? Kasi naka-jackpot ka eh na makita mo, kita mo, kahit maliit ako, 4'11 ako, nakakuha ako ng ganyan, mas patapad sa akin. Tapos, ang lalaki ng suso, ang lalaki ng puwet, ganyan. And you need this kind of validation, no? Mm-hmm. Tapos lalo na ngayon, Manny Pacquiao levels nung unang sumikat si Manny Pacquiao. Alam mo, Chloe, you will never be at peace. Mm-hmm. Kung pinapayagan ka ng jowa mo na gaganyan-ganyan ka, girl, your jowa prefers someone like that. Meron ding mag, hi, Carlos. I'm a fan. I'm a fan. At sa ting, na, di ba, na parang, girl, we've heard this story. I have small pussy. Oo, na parang, I can do muscle control. Hindi, kasi aminin mo, no, ganyang age, like in his 20s, magpa-party pa yan si Carlos. I'm pretty sure pag uwi niya sa Pilipinas, super party. He's gonna be invited to the most popping clubs, the most popping events, diba? At sino magiging kaparkada niyan? Siyempre, magiging kaparkada niyan. Like, what happened to Manny Pacquiao? Sino mga naging kaparkada ni Manny Pacquiao noon? Oh, diba? Artista, makikinis, magaganda, malalaman. Makikinis, magaganda, ganyan, etc. Malalaman, mabibilog, diba? Malalaman, mabibilog, girl. Malalandi, diba? sino bang art, diba, naalala niyo kay Manny Pacquiao, yung kay Krista Ranilo? Oo. Hindi lang kay Krista Ranilo, may iba pang artista. Oo, si singer. Diba? Marami yun. Naluloka na si Jinky, no? Naluloka na si Jinky, no? Na parang, na, at ano yun, ha? Kasal sila nun, ha? Mm-hmm. Chloe, kasal sila nun. Nangyari na yun.
diba? At si Carlos, kahit maliit sa Carlos, mas kagwapuhan siya kay Manny Pacquiao. Diba? Kaya, alam mo, you will never be at peace. Kaya ang susunod na kabanata kay Chloe, alam mo, makikita natin sa wall niya, girl, wait 2 to 3 years, may binabardagol ng babae. Mm. Baka! May mas better dyan, na mas maganda yung angle, tapos mas maganda magsabi ng, I'm a fan, do you want some? I'm tight! So, anong gagawin mo? Kukontrolin mo yung cellphone ni Carlos? Kailangan makikita mo yung messages. Chloe, she's suffocating si Carlos kasi at this age, tapos ang dami-dami niyang attention. Mm-hmm. Bakit kukontrolin mo siya? Hihiwalayan ka niyan dahil kakanto dyan nalang iisipin at magkakaroon niya ng FOMO. No? FOMO experience. Fear of missing out. Yeah. Kaya Chloe, Bantay ka day. Diba? I mean, si Tiger, tama, nabanggit si Tiger Goods, yun ang gusto kong sabihin eh. Si Tiger, diba? Nasira sa mga babae. Mm. Bakla ang nakuha ni Tiger Woods, Sports Illustrated model. Mm-hmm. No? Ang gaganda-ganda. May anak na sila, Chloe. Si Tiger Woods, pang image pa niya, family man, eh putang anong ending? Lumabas yung babae, may golf club, binasag yung... So, ano yan, magiging FOMO yan. FOMO YOLO. Diba? Kasi, girl, ganyan yan. Ngayon lang yan. 2 to 3. Abangan ang susunod na kabanata. Nagawa mo nga sa nanay ni Carlo na in-instant na nakikipagbardagulan ka eh. Baka hindi nga ng bardagulan makita mo sa mga babaeng gaganyan-ganyan kay Carlo. Carlo. Don't talk about this. Baka siya na split. Carlo. Ooh, marami yan. Party. Pustahan tayo. Magiging kabarkada pa yan ni Sandra Marcos. Oh. Diba? Sa kaka-hide sila. Oh! Carlo, come here. Ganyan. Ano yung sikat na club ngayon sa ano? The Cork. Papupuntahin pa yan ng The Cork, Chloe. Papupuntahin pa yan ng, ano to? Ano ba yung club? Silo, magsasilo pa yan. Ano yung isa? Ano yung isa? Silo, saka Revel. May magpa-party ng magpa-party yan, Chloe. At ang gagawin mo buong gabi is magiging Maria Sovietskaya bakod. Dahil marami pang mas maganda sa'yo na hahangal din ang ginto. Oo. Chloe, hindi ka nag-iisa. Yun ang masasabi ko sa'yo. Hindi ka nag-iisa na ngayon, feel mo, pinaglaban ka, secured ka, 24 years old, ang daming pera, na lalaki, sikat na sikat. Tingnan natin. Tingnan natin, be. Tapos pag magra-rant siya sa Facebook and whatever, may isip na, ay, hala, ang bitter, ganun-ganun. Tapos magbabackla siya sa kanya. Oo. Tapos makasabi-message niya yung babae na, sahin na yung duty free kung ano. Tapos si-screenshot yung messages nila. Tapos ipopose yung baba siya. Ganyan ang gagawin ni Chloe. Ang gagawin ni Chloe, aagawin yung phone ni Carlos. O, tinakampoto ka! Ito pinag... Yung pala nang ugali niya ngayon, ay yung post ng wagas na tapos. Hindi sabi sa akin ni Emilita, napapraning nga si Chloe. Girl, mapapraning na yan ngayon. Alam ni Chloe, mangyayari yan. Kaya ang gagawin ni Chloe, magiging Maria Sovietskaya bakod yan. Kahit magsaan magpunta si Carlos. Hanggang si Carlos masusuffocate. Kasi yung ginagawa ng nanay ni Carlos, nung lumalaki siya na binabakura niya yung anak niya para dito ka lang, Carlos. Ito lang gagawin sa pera, ganyan. Gagawin niya ngayon kay Carlos. Pabakuda niya yan. Katulad ng ginagawa ng nanay niya kay Carlos. And yan darating ang panahon na sasabihin ni Carlos sa kanya, ang ina ka, Chloe, pareho rin kayo ng nanay ko. Sas, pwede nga na talaga maging writer ng teleserye. Oh, na...
Girl, ako, I'm willing to be proven wrong na. Wrong, no? Na ang mangyayari is, pakakasalan ni Carlos si Chloe. Tapos, sila ni Anna. Nito, proposal eh. Oo, na pakakasalan ni Carlos si Chloe, magkakaroon sila ng anak, tapos magiging super faithful si Carlos kay Chloe, na magiging huwaran siyang asawa, ang nakakaloka dito, the athletic built will soon be gone. Yep. Magkakaroon na siya ng dad bod at 4'11". At 4'11", yeah. Ready ba si Chloe to handle that? Ito lang masasabi ko ha. It will fade. Nangyari yan sa mga gymnast na lalaki. Pag wala na silang career, kasi kakain ka ng kakain eh. Eh, wala kang ganun kasi intensity. Wala ka naman doon eh. Sa dami ba naman ng sponsors ni Chloe ngayon na pagkain? Yes. At inuwi. Okay. Meron pa siyang libreng buffet sa Vikings. Lifetime. Oo, lifetime. Oo. Dad bod at 4'11"? Let's be real. So, yun. Anyway. So, ang bottom line nito, ako i-close ko ng itong Chloe chapter ng buhay ko. Ang bottom line nito, mga woke and Gen Z, huwag niyong i-impose yung gusto niyong mangyari sa buhay. Pag-aralan niyo muna kung paano talaga yung mga lalaki or whatever. Huwag niyong tawagin toxic masculinity, ganyan, etc. At gusto niyong baguhin. Hindi niyo mababago, girl. Actually, nakakaloka. Dito ako nabubisit. Di ba parang the reason why nagkaroon nga ng movement tungkol din sa mga gender kineme na yan is as much as possible, gender should not play any, yung pagdating sa opportunities, ganyan, na hindi siya dapat masyadong nakaka-apekto sa yung gender, hindi dapat masyadong nakaka-apekto sa available opportunity. Nag-gold tong si Carlo Yulo pagkatapos. Di ba si Hidilyn, yung Olympics before this, nag-gold si Hidilyn. Tapos meron akong article na nakita na parang Hidilyn Diaz and Carlo Yulo breaking the gender stereotype in M&M. Parang, ha? Ha? Bakit? Di ba parang, wala kang nag-iisip na kasi yung weightlifting daw is associated to male, tapos si Hidilyn yung nag-gold. Pagkatapos yung gymnastics associated sa babae, tapos si Yulo yung nag-gold. Yung parang wala na nga nakakaalala nun eh. Okay, natanggap na nga ng mga tao na parang okay. So nag-gold ka sa weightlifting, si Carlo nag-gold sa gymnastics. Tapos parang itong mga... Pinasok na naman yung ano. Oo, pinasok na naman ito na parang wow, ang galing-galing nila because they had broken the ano, they broke the gender barriers. Parang, wala nang, may barrier ba? Anong barrier? May barrier. Saan? Diba? They broke the gender stereotype or something. Gymnastics? Mm-mm. Eh bakla, yung gymnastics naman talaga, sa mga lalaki naman talaga yan. Since ancient Greek time. Ancient Greece, oo. Kasi that's supposed to be the training for their soldiers. Military. Yeah, exactly. Na parang, huh? Parang associate lang talaga sila sa booking ng mga narrative na yan. After, you know. Mm-hmm. Pero yun nga, nakakaloka yung ano, bigla lumabas yung viral scandal niya. Lumabas yung scandal ni Emerald. So, mm-hmm. Ibig sabihin, kung siya talaga to, mahilig siyang makipagganyanan sa mga online comments. May kalibugan ton si ano. Meron nga. Kasi nga, ano, athlete. Mm-hmm. Malilibog ang mga athlete. Wala namang athlete na hindi. Hindi, pwede namang malibog pero hindi masyadong obvious. Well, true. Kasi nung 90s kasi, girl, wala tayong ganito. Pero wag naman yung parang ano, parang nagpa-public statement ka na, parang gusto niyo pa rin magkantutan. Ano ba yan? O, di ba? Wala kasi tayo. Ang pinost ko talaga, kasi I really want, ako sabi ko nga eh, ako hindi ako nagre-react doon sa ano, doon sa issue ni Carlos at saka ni ano ng Bonggang Bongga. As much as possible, gusto ko nga mag-focus doon sa nanalo siya ng 2 gold. But you know, Carlos and Chloe, parang para
in-invite niya yung buong public, hindi magtampisaw tayo sa putikan dito, tara, sama-sama tayo, ganyan. Hindi, sige. Ayun, naging sawsawan tuloy siya. Hindi ang ano ko pa dun sa video ni Carlos. Ang angas ng dating na, no? Yung, oo. Ano? Kasi ano? Ano? Sige. So may PR pa siya niyan, ha? Sabi niya hindi niya sabi ni Direct Daryl. Carlos, kung sino yung PR mo, i-fire mo na yan. Just sabi ni Direct Daryl kanina, PR, parang tanga. Parang tanga. Hindi kasi maraming makikipag-flirt kay Carlos. Pero 100 times percent, ito, nakilala niya sa PMPM, ganyan, kasi yan yung naglakas ng loob. Ibig sabihin, walang lumalapit kay Carlos in person. Kaya ang naging ang nakuha niyang babae, yung nag-PM sa kanya. Pero ngayon, girl, mararanasan na ni Carlos ang mga babae in person. Mm-hmm. Lalapit sa kanya. Malapit sa kanya. Dahil na magsasabi na magbubulong. Hindi, may bubulong pa yan. I'm not wearing panties. Ganyan. Ay, ka Carlos. Diba? Nakulad! Or tatabi kay Carlos, idudunggol-dunggol yung idudunggol-dunggol yung boobs. Diba? Girl. Ay, wala masyadong boobs si ano, si Chloe. Meron! Malaki siyang boobs. Baka iniipit niya lang. Hindi, ano yung malaking boobs sa picture niya? Malaki pa dali mo. Ha? Nakuha lang sa posing, pero mas malaki pa dali mo. Ha? Kago? Hindi. Hindi. Tingnan mo. Tingnan ako sa'yo, ha? Bakla parang... I mean, let's be honest. Oh, ayan. Asan yung dede? Wale. Flat-chested siya. Eh, ano yung... Naka-chest out lang siya, pero wala siyang bubelya. Ay, naka-super push-up? Ayan. Tingnan mo, wala kang ano. Ay, magkakabubelya na yan. Magkakabubelya na siya. Pero parang may picture siya na, di ba, Miss Has? Na parang may picture siya na parang... Oo, malaki yung boobs. Wali nga. Teka, may IG. Oh, may IG ba si Ayun, no, tingnan mo. Kaya lang siya nagkakadede kasi lumilian siyang ganon. Pero walang umbok na sarili yung dede. It's, ano. Ayun. Eh, paano kung nakamit yan ng Andrea Brillantes? Naku, patay tayo. Or nakamit ng... Kasi wala nga siyang post na ano eh. Oh. Wala siyang post na... lahat ng mga good post niya, yung nakatalikod siya, puwet talaga yung hina-highlight niya. Malaki talaga yung puwet niya, pero maliit yung boobs. Hina-highlight niya, oo. Pero magkakaboobs na yan. Magkakaboobs na yan. Sorry. Oo. Magkakaboobs na yan, dahil ni Carlos eh. Di ba? Pero, ang tanong ko dito, di ba ganyan, ano sila, ano talaga si Carlos, ano talaga siya, show off talaga siya dun sa jowa niya, kasi nakakuha siya ng matangkad, kasi bihira talaga sa maliit na lalaki ang makakuha ng matangkad na babae. So, parang, ano, parang trophy, pero yun na nga, na, naku, marami pang pagdadaanan tong relasyon na to. May magkakaroon na ng maraming babae dyan, papalibot, mga, ano, X, ganyan. Carla? Diba? Carla, can I have your number? Can I have your number? Oo! Meron yan. Ang dami-dami niyang pupuntahang parties eh. Mm-hmm. Oh, alam ka naman pigilan ni Chloe. Sabi sasama si Chloe. Hindi ba? Alam mo naman pag may lumapit na babae, gaganyan ni Chloe, umalis ka dyan. Uh-oh. Alamang, pwede niyang gawin niya. Malamang pwedeng gawin niya yan, hindi ba? At syempre, may mga lalaki din mag-i-invite kay Carlos. Carlos, halika, let's go out. Tayo lang, let's go, ganito, ganyan. Nakakayak. Tapos biglang may chika babes pala dyan, Chloe. Nakagirl! Ganyang age. Nako. Yun lang. Tapos, ayun lang. Basta babakura niya yan. Magiging strict siya kay Carlos. Just paano like... Paano si, ano, Chloe naman ang makatikim ng kakaibang armas?
Oh, tas mas matangkad pa, no? Na mas matangkad at ay, hindi. Ay, hindi. Kasi si Carlos, ano eh, trophy niya yan eh. So, trophy ni Chloe. Si Carlos. Si Carlos ang unang si Carlos ang unang kakalas dyan, day. Ah, talaga, feeling mo? Oo. Oh, naku, di ba si di ba si Manny, kasi mapapaligiran siya ng mga babae. Si Chloe, mapapaligiran ng mga lalaki. Takot nila kay, ano, kay Carlos Yulo. Girl, can you imagine, lalaki ka, yung mga lalaki dito, do you think kakanain niya tong jowa ni Carlos Yulo? As in, oh, the Carlos Yulo, ha? Ha? Hindi ko. Really? Hindi sila matatakot? Bakit naman? Na yung jowa ni Carlos Yulo, aagawin nila? Hmm. Wala siya, ano yan? Wala ka nag-attempt kay, ano eh, si ano nga eh, si Jinky Pacquiao nga, di ba? Kasi nga, bantay sarado to si, marami nakabantay. Marami si Jinky Kasal yun, di ba? Parang, hindi, I mean, hindi, marami kasi magbabantay kay, ano, kay Chloe, kung anong gagawin niya. Ah, sa bagay, oo, pwede. But, so, marami, for that reason, oo. Oo, marami, so, all eyes on her, naputang inakamp, ano ka pala, hari parot ka pala, ganyan. Kaya siya, magiging maingat siya. Pero the thing is, si Carlos, babakuran niya. So, magiging stiff siya kay Carlos. Magiging possessive siya kay Carlos, katulad ng nanay ni Carlos. And ending, masasabihin siya na, you're like my mother. Bakit mo ba kinokontrol? Girl, do you think yung babae hindi ko control yung paglabas-labas ni Carlos? Mm-mm. Kailangan parati siyang kasama. Mm-mm. Hey, right at the get-go nga ng relationship nila nung nag, 'di ba, nung one of the reasons na nagreklamo yung coach niya dun sa Japan, it's because of parang ina-isolate daw si Carlos or something, just mm-hmm. na-miss out yung training. So very clingy. Oo. Oo. Na kasi siya parang ano eh. Kay Abalos din bagsak. Kay Abalos din bagsak. Chloe is... Malay natin, Francis, pagka ano, mapunta siya sa circle. Chloe is 23. Chloe is 23. 23, oo. 22 daw, 22. Pero yun na nga, na marami pa itong aanuhin. Kaya nga, the itong nanay ni Carlos, girl, that is the least challenge that you would face in your relationship with Carlos. Maraming chika babes yan. Mas marami pang mas matinding challenges bukod din sa... Paano, Chloe, pag may gumanito mga babae kay Carlos? Have you already experienced a threesome? Naku, patay tayo. Ay, dyan. Mga lalaki, do you think hindi walang magaganyan kay Carlos? Mm-hmm. Tsaka imposible talaga na ano, mag-overthink talaga ng malala si Ate Girl dyan. Kasi lalo na ngayon sa status ni Kaloy, syempre may mga babae yan sa mga, ano, mga gatherings, and kung may pera ka, kahit ano yung tsura mo, kahit ganyan ka lang kaliit. Mm-hmm. Hindi kasi nga magkakaroon ng ano, ng mga rich and famous barkada si Carlos. Yeah. Murado yung katulad kay Pacquiao. Magkakaroon yung yan. Ang daming pera eh. Ang daming pera eh. Ang daming brand endorsement niya ni Carlos, no? Mga artista, magkakasama, ganyan. Na, alam mo naman parating kasama niya si Chloe. Mm-hmm. Overthink malala si Ate Girl. Girl, si as in, ano ka? O di ikaw na yung parang nanay niya. Ano mo, girl? Parati ka na yung job. Mas sinama mo nanay mo. di ba ganyan na lalaki pag parati kasama yung girlfriend? Nanay mo? Oh, that's true. Mm-hmm. O di ba pag minsan pag tinetext yung jowa, oh, hanap ka na ng nanay mo. Hanap ka na ng nanay mo. Kasi parati ka nandiyan, nakabuntot. So, ganyan na mangyayari yan. Kasi imagine mo, si Carlos, aayain siya ng mga ano, halimbawa, ayain siya ng ano, katulad ng pagyaya kay Kathy. pagwala si, ano ah. Sabi ko na nga. Since nagka-training pa naman si Kaloy. Diba? Ano yung training? Hindi ba si Manny Pacquiao yung parang unang pagkapanalo niya, di ba nagkaroon siya ng period ng hedonism? Mm-hmm. Daming babae ni Manny. Hindi, meron siyang inamin yan. Sabi pa nga yan, nag-cocaine pa nga raw siya eh.
Nag-droga pangaraw siya eh. Inamin niya, hindi na talaga mawawala yan. Diba, damay-damay. Girl, damay-damay na yan, girl. Girl, halimbawa ako yung girlfriend ni Chloe. Girl, maluloka ka, mag-overthink ka talaga. Mm-mm. Girl, ganyan? Siyempre, nung nakilala mo si Chloe, wala pang pumapansin, kaya nga ikaw, nag-getching mo yan, PM-PM na. Girl, PM-PM ka lang. PM-PM ka lang nun. Ito, hindi na PM-PM. Carla, let's get a parake. Mas thrilling kapag ka in person. Oh, yeah. Carla, may pabulong-bulong pa. Yung bulong-bulongan pa, yung mga signal-signal pa na. Oo. May ganyan-ganyan pa. Carla. Tapos yung mga pa-diin-diin sa tenga, bulong. Oo. Ikaw ba, Chloe, matutolerate? Eh, taga-Australia ka naman, di ba? Liberal-liberal ka. So, dapat kayanin mo to na may mga gaganyang babae kay Carlo na yung may parang yung mainit na mainit yung hangin sa tenga. True! Yung ganyan. Di ba gaganyan siya? True. Di ba? Carlo, I'll be in the toilet. Mm-hmm. Diba? Yung smell na yun yung smell ng alcohol, ng air, and nagmimig. Oh, goodness. Diba? May gaganyan pa, Chloe, na, Carlo, let's get to Boracay. Sasabihin naman ni Carlo, ay, isama ko si Chloe. Huwag mo na isama. Tapos nasa harap lang si Chloe. Lantaran eh, no? Oo. Yung mga ibang sobrang, sobrang forward ng mga babae. Ganyan sila. Oo. At ngayon pa, ha? Ngayon pa, ikaw nga, Chloe, napaka-forward mo eh. Pero may mas forward pa sa'yo. Chloe, hindi lang ikaw ang Australia. Oh, Chloe, nakita mo na si yung asawa ni John Estrada. Oh, true. Diba? Eh, paano Chloe kung may Australian din? Oh. Mm-hmm. Tapos, this is the reason why talents in Korea are discouraged to post to social media or not managed by agency kasi mangyayaring ganitong analysis ng mga tao which could negatively impact their careers. Exactly. Yes. I think, yun nga, no, when I saw that video of Chloe, I think yung possible na mga endorsements ni Chloe is cut into half. Like yung mga family-oriented na mga gatas, ganyan, tumakay, yung mga ganon. Eh, paano ka? Sige nga, paano mo gagawing model si Chloe, endorser si Chloe ng gatas, nakikipag-away sa nanay? Diba? Gatas para sa nanay. Ang market nun, nanay. Nanay, oo. Eh, paano mo papag-endorsin ng gatas yan? Paano mag-endorsin ng tinapay yan, di ba? Ang dami, kasi ang daming products na ang target market, nanay. Oo. Sino pa ba yung malakas magbayad ng mga for endorsement, mga soft drinks, di ba? Eh, ba't ka ba nagsasoft drinks, di ba? Mga parang para sa mga gathering na pangpamilya? Na hindi siya pwede sa Coke, sa Coca-Cola. Yung Coca-Cola, very parating family ang ano niya, ang theme. Oo, di ba? Oh, eh, so, pati rin ng mga arts school eh. Di ba? Hindi, mga endorsement niya, the usual suspect energy drink. Milo. Ganyan. Milo. Siguro pwede rin siyang condom. Pwede siya sa condom, ayan. Which, oh, di ba yung market kasi mag-inspire ng mga bata na magiging future athletes or magiging future Carlo Yulo. So. Yung sa Jollibee, yung mga malalaki magbayad lang, sa Jollibee. Mga endorsement. Eh, paano yung Jollibee? Family-oriented yun. Family-oriented yung Jollibee. Mm-hmm. Yeah. Diba? So, lahat ng mga products, kaso kasi, ang malakas magbayad ng mga products, usually, mga family-oriented na mga products. Hindi. Kaya nga walang choice si Carlos. Kung halimbawa, Carlos, ito, gusto kong kunin ng Jollibee. Pero kailangan makipag-reconcile ka sa nanay mo. Pagkakitaan mo yung girl. Mm-mm. I'm telling you.
Para mag-guard. Oo. So, walang choice si Carlos kundi lapitan yung nanay niya. Chloe. Kasi, yung mga contacts niyan, kailangan they will always present ng family ano sila. Diba? Yung mga ganyang ano, yung may mga values-values na pinopromote family values. I tell Chloe, girl, makikita ka na lang namin. One of these days. Mommy, I'm so sorry. Ikaw naman, mommy. Oo. You know, we have something in common naman, parang tayong blonde. Oo, may misunderstanding na naman tayo, mommy. All for the sake of brand endorsement. Mm-hmm. Ayan. Kasi mga family-oriented na brand, sabi na meron niyang cloth na ano. Kaya nga, di ba, si Chris noon, may mga ano eh, nung nag-away-away sila ni Joey. Mm-hmm. Diba? So, ako, good luck na. Siguro multivitamins, pwede siya, no? Pero yun, ang banko, siguro, away ng pera. Banko, ganyan. Pero, you know, well, can you imagine yung, ano, yung, diba? Kasi, yung mga ganitong opportunity, yung mga ganitong nakita naman natin yan eh, nung si Onyok Velasco, just me, he was everywhere. Yung mga tipo may commercial pa siya kasama, mga malalaking artista, di ba? Yung talagang they're going to take advantage of the gold medal. Yun nga lang kasi. At kukunin pang leading man yan si Carlo Yulo, Chloe. Wow, baka mag-artista pa yan. Mm-hmm. Oh, ano nangyari kay Manny? Nangyari kay Manny, nangyari kay Onyok Velasco. Mm-hmm. Ang lalaki. At syempre, meron niyang collab team. Sa tingin mo, Chloe, ikaw yung kukunin collab team? Magre-request yan si Carlos. Katulad ni Manny, nag-request yan ng mga collab team niya. Mm-hmm. Ah. Mm. Alam mo namang ipilit mo yung sarili mo, girl. Mm-hmm. Eh syempre, ipapartner niyan yung mga bankable, di ba? O, Andrea, Carlo, partner. Kung nakita niya yung dede ni Andrea Brillantes, naku, kairami nang winas! Nasira nga yung 11 years. Girl, may ipap... Magkakaroon niya ng ano, gagawin parang, gawa tayong pelikula about gymnastics. Di ba ganyan naman eh? Ganyan naman yung mga showbiz eh, na theme na yun. Boxing, di ba? May mga pelikula nun about boxing. Kinuha si Onyo, kinuha si ano. Ngayon, wala pa kasi girl na Filipino film na ang theme, gymnastics. Oo. Oh, tapos syempre kukunin ka. Sobrang bago yan. Sobrang bago yan. Tapos syempre may leading lady. Eh, bakla, kailangan ang kunin tong leading lady, yung talagang tatabo sa takilya na, oh my God, ang cute-cute nito, ganyan. Siyempre, kukunin nilang leading lady, Chloe, yung medyo kahawig mo, no? Ganyan-ganyan. Eh, pero, ang leading lady, marispeto, kagaya ni daw ni Andrea Brillantes, marispeto daw sa mother ni Kyle, sabi ng isa ko. Mm-hmm. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Medyo, Andrea, di ba, napaka, iba yung aura niya, di ba? O, si Andrea pa, di ba? Ito merong ano, si Juan, meron siyang malupit na. Si Carlos, may kaibigan niyang ano? Babaero. Lahat ng lalaki, may kaibigang babaero. Sa tingin ni Chloe, walang mangdedemonyo kay Carlos, kay Kaloy mong babae. Ayan, yeah, exactly. Lalo na pag-athlete. Hindi, lalo na magkakaroon niya na yun na maraming babaerong kaibigan. Kasi nga, marami diyang congressman na mga bata-bata na kakaibiganin yan si Carlos. Correct! Kasi gusto niya si Carlos. Mm-hmm. Ganyan diba? Yan. Hello nga, di ba si Manny, kinaibigan niya na kung sino-sino ni Chavit Singson, ni lahat. Mm-hmm. Oh. Eh, syempre, pag nandiyan, oh, anong gusto mo, Carlos? Babae? Duke? Oh, ala? Name it. Nakapahinga rin isang araw si Labsa. Rest day niya today. Rest day nila. Diba? Ayan, yun, umiyak na eh. Umiyak na yun ng isang araw. Kasi naalala ko no, ang daming lalaki, ang daming babae, bigla nagwapuhan kay Manny Pacquiao. Kasi kahit mga magaganda, sabi ko, oh, really? Eh, kasi nga yung virility. Kasi nga yung virility. Si Aramina, di ba? Si Aramina, di ba? Oo. Si Aramina, yung lalaki ang dating, yung gano'n. Oh, eh, syempre ngayon, si Carlos Yulo, gymnast abs pa yan, di ba? So,
Oh. Kakapanalo pa lang. Olympia. Tapos yung endurance niyan. Bongga mo. Ano ba, para tayong makaano yung kapimahay na nagkukwentuhan sa bako. Diba? So, ano pa yan? Siyempre, bonggang bongga pa mangyayari, Chloe. Pero Chloe talagang babakot. I think your best bet really is kaibiganan niya yung nanay. I think it's the, ano. Right, diba? Gawin niya yun ang... They will sit together and talk yeah. to their family. Yeah. Ngayon pa, kaibiganan niya nanay. Kasi at that time, yung nanay na magtatanggol sa kanya. Kaibiganan niya yung nanay. Pero hindi nga pwedeng mangyari yan, madam. Kasi bakit? Nga, bad shot. I mean, there's bad still shot healing. Sa nanay. I think there's a way to heal that. Magbabati-bati yan, Tita Banig, pagka na-realize nila kung gaano kalaki yung mawawala sa kanila sa endorsement. Oo.